pagpakpakan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santiago. Kaya hilingin natin na sa tulong ng kanyang halimbawa at panalangin, tayo rin ay makapag-alay ng lubusan ng ating sarili para sa ating Panginoon. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang. Upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami'y laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya.
Nagsasalita rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya. Sapagkat ang nalalaman kong ang sa Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya rin bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo upang sa pagdami ng makakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim ng mga luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Inirang tayo ni Kristo upang mamuhay ang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawang anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila
at ang mga nagahari at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Sa atin pong tahanan, ang itinuturing at kinikilalang ilaw ng tahanan ay ang nanay. At ang tatay ang tinuturing na haligi ng tahanan. Tama po ba? Kaya nga, pansin natin na yung nanay ang kadalasang mahilig magbigay ng mga paalaala. Ang mga nanay ang mahilig magbigay ng gabay doon sa mga anak. Kaya hindi na nakakapagtaka na madalas na maririnig ang tinig ng nanay sa tahanan. Eh dahil nga, sila yung ilaw, sila yung gumagabay. Kaya naman, kadalasan no, ang mga nanay, wala namang ibang hangad. Walang ibang hangad sa anak, sa pamilya, kundi ang kabutihan ng bawat isa. Kaya, nandun lagi ang nanay na kasubaybay sa kanyang asawa, nandun din sa lalo tigit sa mga anak, na walang ibang hinahangad, kundi ang kanyang mga anak ay magtagumpay, makarating sa magandang patutunguhan. Kaya naman, doon natin maiintindihan yung isang nanay sa ating ebanghelyo, ang nanay ni na Santiago at Juan na asawa ni Zebedeo. So ipinakita niya yung kanyang pagiging ina. Nang lumapit sila sa ating Panginoon, no? Lumapit siya kasama yung dalawang anak. At doon ay pinahayag niya yung kanyang pagiging ina na siya mismo ang nagsabi sa ating Panginoon na mayroon siyang gustong hilingin. Kaya nga lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At inalam naman ng ating Panginoon, dininig yung kanyang kahilingan. O mismo tinanong siya ng ating Panginoon, ano ang ibig mo? At doon ay pinakita niya yung pagiging ina. No? Sana'y ipagkaloob ninyo sa lalong kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Walang ibang hangad yung asawa ni Zebedeo, kundi yung kanyang dalawang anak ay magkaroon ng magandang pwesto. So ang nais niya ay makasiguro siya na yung kanyang dalawang anak ay magiging maayos ang lagay. Pero ito yung naging daan naman ngayon ng ating Panginoon para ipaalam kung ano ang mga tunay na dapat gawin upang magkamit ng kanilang hinahangal. Kaya ipinahayag ng ating Panginoon doon sa mag-iina na kailangan nila na sumunod mismo sa ating Panginoon, sa kanyang yapak. Kaya ang tanong ng ating Panginoon, mababata ba ninyo ang hirap
nababatahin ko. At doon naman makikita natin, nandun yung pagtugon nung dalawang anak nung nanay. So yung dalawang anak ang sumagot, opo. Sila na mismo yung nagpahayag na handa silang sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Pero dito ay dinala pa sila ng ating Panginoon tungo sa isang mas malalim na aral na kung saan ay pinahayag ng ating Panginoon na tunay, kailangan nilang sumunod ng lubusan sa ating Panginoon. Hindi lang doon sa paghihirap na kanyang daranasin, kundi lalatigit sa kababaan ng loob. Kaya ito'y naging aral niya, hindi lamang doon sa dalawa, kundi sa lahat ng mga alagad. Na napakahalaga sa buhay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang kababaang loob. Dahil doon ay, sa pamamagitan nito, doon tayo lubos na makakasunod sa ating Panginoon. Sapagkat ito yung naging buhay ng ating Panginoon. Na bagamat siya ay anak ng Diyos, nagpakababa siya at tunay na nagsakripisyo, nag-alay ng kanyang buong buhay upang masunod ang kalooban ng Ama at masagip tayo sa ating kasalanan. Kaya naman, ito yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon na sundan natin sa Kanya. Sapagkat ito yung magdadala sa atin upang tayo ay lubos na makiisa sa ating Panginoon sa pag-aalay ng sakripisyo. At ito yung pinanindigan ni Apostol Santiago na doon sa kahilingan ng ating Panginoon, tunay, pinakita niya sa kanyang buhay ang kababaang loob na nagdala sa kanya upang sumunod ng lubusan sa yapak ng ating Panginoon, kung kaya nga siya ay nag-alay din ng kanyang buong buhay para sa ating Panginoon. Kaya, ito yung magandang paalalang ibinibigay niya sa atin. Huwag nating aalisin sa ating buhay bilang alagad ng ating Panginoon ang kababaang loob. Napakahalaga po nito. Dahil sa kasalukuyan nating sitwasyon, nanariyan lagi, ano, yung pataasan, baka tayo ay madala. Kaya pinapaalaala sa atin na ating Panginoon, sa buhay natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, huwag nating aalisin ito, ang kababaang loob. Sapagkat ito ang magdadala sa atin upang tayo ay makasunod ng lubusan sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, sa kanyang yapak. Kaya, isabuhay natin ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay maging mga tapat niyang tagasunod. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng hayang iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang sa lupa para lang sa langit. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ama, iyong tanggapin asa salamat sa iyong harapan ng buhay mo ay inilaan ang pag-ibig mo'y aming nakamta. Salamat sa iyong harapan ng buhay mo ay inilaan ang pag-ibig mo'y aming nakamta. Sumasamo, ilumina ang aming puso. At pagbabagong amin nga kami, ng buhay mo ay
ang isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kabistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongeng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang mga kabigitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana.
Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilyana ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nakaraang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po ating malalapagdiriwang umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Umayo na tipayag, kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.